Hi guys, no. So meron tanong ulit dito, no. So ang sabi niya is, Sir Wag, okay lang ba mag-loan ako tapos mag-enroll ako sa inyo? Hehehe. Nakita ko kaya naman 50 to 60% returns in 1 month eh. Eh kung yung loan interest daw is 3.5% lang, kayang-kaya, no. Kayang-kayang bayaran. Hehehe. No, so yung sagot ko sa kanya dito, not advisable, no. Kasi hindi guaranteed na, for example, pumasok kayo sa akin sa mentorship ko, no. Hindi guaranteed na kahit ako yung magturo sa inyo is kikita na agad kayo, no. Kasi napakaraming factor niyan. Kumbaga magkakaibang background, no. Kung meron mo kayo nakikitang Wag Squad na mabilis agad naging profitable, ibig sabihin nun, mas marami na siyang nasunog. mas nauna na siya sa inyo, no. So magkakaibang learning curve, no, yung tinatawag natin na ano, na background, no. So yung iba magkakaibang starting point, no. So hindi siya guaranteed na kung ano yung naging results nung nakita niyo sa Facebook or sa YouTube or yung nakausap niyo yung Wag Squad or meron kayong nakilala, hindi guaranteed na mare-replicate niyo agad 'yun. Kasi nga magkakaiba kayo ng starting point, eh, no. Tsaka naniniwala ako na wala pa akong na-meet na naging profitable na hindi naka-experience ng sunog. So, talagang yun lang yung guarantee dito. Yun lang yung guarantee dito na bago kayo matuto, kailangan nyo munang magsunog ng capital. Kaya I will always suggest na kung nagsisimula pa lang kayo, as much as possible, demo, and then kung gusto nyo i-test sa live, minimal lang. And then pagka medyo sablay, back to square board ulit, di ba? So, hindi guaranteed, no? Hindi siya guaranteed na kahit na pumasok kayo sa Wag Squad is immediately makukuha nyo agad yung system, no? So, especially kung ilo-loan, no? Hindi kasi ako, ano eh, hindi ako, opinion ko lang to, no? Hindi ako fanatics ng loan, no? Kumbaga, kaming mag-asawa as much as possible, hindi kami nagtitake ng loan or anything, no. Kung hindi namin kayang bilhin ng cash or bayaran agad-agad, hindi ibig sabihin noon hindi pa kami ready para makuha yung isang bagay na yun, no. So as much as possible, kasi kung okay siguro kung negosyante ka, pwede mo ma-roll over yung capital, no. Again, iba-iba yung perspective. Ako napaka-simpleng tao. Simple lang yung ano ko, kumbaga ayoko ng stress. Kasi kumbaga, monthly dues mo pa rin yan eh. Babayaran mo pa rin yan eh. Kumbaga, okay, merong magsasabi na, eh, boss, yung mga malalaking companies, inuutang lang din nila yan. Kumbaga, sinaset aside nila yung cash nila, gagamit sila ng loan para makapag-create ng companies. Eh, malalaking players yun eh. Kumbaga, sabi ko nga, simple lang yung prinsipyo ko sa buhay. As much as possible, kung hindi ako pwede may stress, doon ako hindi ako may stress. Kasi eventually may stress ka pa rin yan, monthly dues mo pa rin yan. Eh. Kumbaga, hindi araw-araw Pasko yung negosyo, di ba? Hindi rin totoo na pag mas marami kang negosyo, mas malaking kita. Actually, mas marami kang negosyo, mas marami kang utang. So, imposible na wala kang stress dyan. So, ako, simple lang yung prinsipyo ko sa buhay. No? Kumbaga, nahanap ko yung niche ko sa trading. Trading na ako. Kumbaga, hindi ako natatempt na magnegosyo na para i-loan, para magnegosyo. Kung hindi ko kayang i-provide, no, through my own cash, sabihin hindi ko pa kaya. No? So again, principle ko lang yun. Mayroon ako mga kilala, na marami akong kilala, na magaling sila. Magaling talaga sila sa negosyo. Kumbaga, nag-pull out sila ng from credit line, nakapag-rate sila ng passive income. So again, discarding nila yun. Sabi ko nga sa inyo, simple lang ako mag-isip. Hanggat kaya kong hindi ma-stress, ikakatlos ko na. Same thing sa mga applicable yan sa lahat. Sa mga tao, sa mga comments. Di ba mapansin nyo pag may comments na parang stressing yung comments, automatic, hide, block, cut off. No? So pagka ganun, applicable lahat yan sa akin. Pagka may stress ako, cutloss na agad sa akin yan. No? So, same thing dito. Kung maglo-loan ka para sa education, so palagay mo, isipin mo, kung mag-take ka ng loan, tapos mag-educate mo yung sarili mo, sure ba na within a month or 2 months or 3 months, is hindi ka pa agad mag-juice, di ba?
Hindi, magbibil ka agad yan. Kasi loan yan eh. Kumbaga, siguro sa ibang credit line, sa mga ibang ano credit card, meron silang after 2 months ka pa magbabayad or 3 months pa. Pero, sigurado ba na within 2 months or 3 months makukuha mo na yung system? Hindi siya guaranteed eh. So baka mamaya, mas ma-pressure ka pa. Mas ma-pressure ka pa na kailangan magets mo agad yung market. Kumbaga, mas pressured ka kagad kumita. Mas mahirap pag ganoon. So hindi ko sinasuggest. Kaya nga rin mapapansin niyo yung to be honest no, mapapansin niyo yung price course ko mataas talaga siya. Hindi siya design para sa mga lower class. Hindi talaga. Matagal ko na yan sinasabi, hindi siya design di kasi para sa akin. Kung halimbawa, ikaw yung tao na lower class, ikakain mo na lang, i-enroll mo pa, hindi ako magiging masaya noon. Kumbaga, kakain mo na lang, tapos i-invest mo pa, i-trade mo pa. Di ba, ang hirap nun. Kumbaga, paano kung alimba, ipit ka, na SL ka, wala muna ulam mo yun. So, yung course ko, hindi siya naka-design sa lower class. Sorry to say that. No? Pero ganun talaga. Hindi ko ini-encourage yung mga isusubo na lang, tapos i-enroll pa nila or iti-trade pa nila. Mas maganda, save mo muna yan. Aral ka muna, merong baby pips. No? Lagi kong sinasuggest, katulad nung nag-inquire sa akin kanina, zero knowledge. Sabi ko, baby pips ka muna. Kasi limited lang yung sessions ko. Yung one-on-one ko, ayoko naman na nagsisession tayo, yung pinag-uusapan lang natin, ano yung mga basic terminology. So as much as possible, gusto ko pag nagsession tayo, is strategy na agad. No? So babalik ulit tayo din sa tanong, no? Magkakaibang starting point. So paano kung ikaw yung nagtatanong, nag-loan ka, tapos starting point mo, literally zero knowledge. Di ang layo, ang dami pa natin kakainin bigas. Diba? So, ang hirap. So, hindi ko sinasuggest na magtitake kayo ng loan para sa education na makapag-training ng trading ng Forex. Alam nyo ba na Forex yung pinakahalimaw talaga sa trading? Baga, kung galing kayo sa stocks, wala pa yung liquidity ng stocks. Talagang lalamunin kayo dito sa Forex, no? Mahirap. Masyadong malaki yung market ng Forex para makuha lang siya sa isang buwan. Hindi siya guaranteed, no? So, yun. Ang pinaka-point ko lang, hindi ko sinasuggest na magtitake kayo ng loan para pumasok sa kahit anong trading, investment, or anything, no? So, kung hindi nyo pa kaya, huwag nyo munang itake. Mag-save muna kayo. And then, aral on the side. Meron naman mga available online, no? Mas mapalad nga kayo ngayon kasi mas marami nang resources sa YouTube, sa internet, no? Nung during my time, talagang by definition ka mag-aral. Di ba, wala naman mga tutorial noon. 9 years ago, 10 years ago, kumbaga very less lang yung lesson. Merong mga related sa trading pero more on broker, di ba? Tsaka yung leverage noon, masyado pang maliit. Anyway, ina-attake na naman ako ng mga palipat-lipat na topics. No? So, yun lang yung sagot ko sa tanong na to. No? Alright guys, God bless. More peeps to everyone. Bye.